Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 5, 2024. Filing na po, o nagsimula na po ang filing ng Certificate of Candidacy simula po noong October 1. Actually, patapos na rin po ang filing for the senatorial slates or senatorial candidates. Ano po ang implication ng filing na ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ibig po sabihin, ang mga kandidato ay nag-file ng kanilang certificates upang official na sila ay ideklara ng COMELEC na kandidato. So, with respect to the citizenry, ang ibig po sabihin niyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong mga taong ito ay dumudulog sa tanggapan ng ahensya ng pamahalaan upang magpatala na sila ay nais tumakbo sa iba't ibang posisyon ng ating pamahalaan upang hilingin ang pagsang-ayon ng mamamayan sa kanilang kahilingan na sila ay mailuklok sa anumang posisyon na kanilang tinatakuhan. So ito po ay napakahalaga, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa bahagi ng sambayanan. Sapagkat this is the time where the people could assert their rights as to who among the aspirants they would choose to be in the government. At papakita po dito na sa isang lipunang demokratiko katulad po ng sa Pilipinas, ang sambayanan ang makapangyarihan sapagkat sila ang pumipili kung sino ang magiging karapat-dapat ng kanilang tiwala upang maglingkod sa sambayanan. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang panahon upang maipakita natin sa mga kandidatong ito na tayo ang mayroong kapangyarihan upang sila ay mailagay sa kanilang panunungkulan na kanilang hinihingi. Nagpapakita po ito na kung hindi natin sila ilalagay sa kanilang hinihiling na posisyon, hindi po sila malalagay roon. Ibig po sabihin niyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, we are the real boss. We are the person, the people whom they are going to serve. Kaya pag naluklok na po sila, dapat maglingkod sila ng matapat ayon sa batas. Hindi po katulad ng nangyayari sa kasalukuyan na lumalabas na sila ang boss at ang sambayan ng Pilipino ay nagiging alipin nila. Nagmamalimos sa kung ano ang pwede nilang ibigay sa atin. Hindi po ganyan, mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan. The filing of the Certificate of Candidacy is a social contract. So ito yung kontrata between the people and the candidates na pag sila ay naluklok sa kapangyarihan, sila ay magsisilbi sa atin. Kaya nga po, kung tawagin sila, they are the public servants. We are the public to be served. Samantalang sila po ang mga katulong ng publiko. Meaning, naroon sila sa kanilang tungkulin upang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, gamitin po natin sa tama ang ating ang kapangyarihan na ito na kaloob sa atin ng isang demokratikong lipunan.
Ano po ang tamang paggamit sa kapangyarihan ito na kaloob sa sambayan ng Pilipino? Ang ibig po sabihin niyan, ibuto po natin ang mga taong karapat-dapat na manungkulan. Huwag po nating ibinta ang buto natin sa anumang halaga. Huwag po nating sabihin na nag-iisa lang naman ang buto ko. Actually, talagang iisa lang ang buto ng bawat mamamayan. Pero kung mayroon po tayong butante na sabihin nating 50 million voters, pag pinagsama-sama po yan, that is 50 million votes. So, ang bawat isang boto ay napakahalaga po. Hindi dapat sayangin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Election time is the time where everyone is equal. Mayaman ka man, pinakamahirap ka man, powerless ka man, or powerful ka man. Isa lang po ang katumbas mo. Isang boto ka lang. So, dito po, in the exercise of our right to vote is the perfect equality anywhere in the Philippines. So, pahalagahan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, ang boto na yan. Iboto po natin ang tamang mga kandidato. Ano po ang basihan? Doon po sa mga dati na tingnan natin ang kanilang performance. Dito naman po sa mga bago na sumusubok pa lamang, tingnan po natin ang kanilang background with respect to their personal background towards the issue of the society. Ano ba yung kanilang ginagawa sa komunidad? Totoo bang sila ay mabait, matulungin, masipag? Alam po ninyo, ang pagiging leader, hindi lamang po basta marunong niya. Kailangan marunong ka. Kailangan may puso ka na mauwain, matulungin. Sapagkat kung marunong ka, wala ka namang ganong ugali, magagamit mo lang ang karunungan na yan para apihin ang sambayanan. Kung ikaw naman ay masipag, mabait, pero wala ka namang alam, useless din po, sapagkat hindi mo alam kung paano ka maglilingkod sa sambayanan. Nais mo ngang maglingkod, but you do not know how. Because of lack of required intelligence, so useless din po. Kailangan pagsamahin po yan. The capacity to serve and the willingness